In the Gospel, Saint Andrew was told, "Follow me, and I will make you fishers of men, fishers of people." So they did. They died for it. Saint Andrew's cross is an X, not the cross that we usually see. But he died. So in the first reading, Saint Paul said, "Their voice has gone forth to all the earth, and their words to the ends of the world." At the last moments of his life on earth, Andrew was there with Peter and the other disciples. And they were told, "Go into the whole world, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Yung utos kina Saint Andrew, inuutos sa atin ngayon. We should also be fishers of people. We should proclaim for them. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That is the proclamation. Eh, minsan pinipilit natin yung atin eh. Kaya ganito yung bansa natin eh. Hindi natin sinusunod yung magiging tunay na mamamalakaya ng mga tao. Minsan nakatuon tayo masyado sa debosyon. Yung ibang utos ng Diyos nakakalimutan na natin. Kaya sabi ni Pope Benedict XVI noon, karamihan ng mga Katoliko parang kapitirya. Yung namimili lang sila kung ano maganda sa Katoliko, sa pananampalatayang Katoliko, yung iba pinapabayaan niya na. Pinapabayaan na nila. Kaya ganito yung bansa natin. Nakalublob sa putik. Hindi lang sa Cagayan Valley at saka sa Marikina, nakalublob sa putik, sa moralidad, sa politika, sa ekonomiya, at sa ating mga pamilya. Kasi hindi natin tunay na naipahayag na kung pinapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ang Panginoon, maliligtas ka. Galing lang tayo. Pista ng Nazareno, naglalakad pa yung nakapaa. Pagkatapos kinabukasan, sinusungkit na yung kinula ng kanilang kapitbahay. Ganyan tayo. Galing natin magbigay ng kapilya, San Isidro Labrador, para yung ating mga kasama, yung nagtatrabaho sa ating lupa, ay makasamba. Inaapi naman natin, hindi natin binibigyan ng tamang sahod at yung kanilang parte sa ani. So, manalangin tayo ngayon sa misang ito. Pinipilit kasi ng, natin yung atin eh. Ino, naalaala ko pa dahil parang ang tindi sa gitna ng aking bungo. Sagi pong Panginoon, magmimisyonaryo ako. Pagdasal ko yung mga nasa Afrika. Eh, siyempre, yung konsensya ko lang yun, yung voice of conscience. Pero sinasabihan, huwag ka munang pumunta ng Afrika. Mag-apologize ka muna doon sa kasama mo sa seminaryo. Nasaktan yun eh, dahil yung joke mo nakakasakit. Eh, nakakahiyang mag-sorry. Mas maganda pa yung magrurusari ka, magnonobena ka sa mahal na birhen, na tao sa Afrika, yung mga taong katabi mo, eh, hindi mo pinapansin. Ganyan din tayo ngayon. Sinabihan tayo. Pinakain mo ang mga nagugutom. Kaya ang dami nating sardinas ngayon, at saka yung mga luma nating damit, yung mga damit natin na hindi na natin maisuot dahil 28 ang balakang natin noon, ngayon 42 na eh. So pinamimigay na lang natin yon, yung mga hindi natin kailangan. Eh kung sasabihan ka ng Panginoon na sa halip na yung relief,
ayusin mo yung taas doon kasi kinalbo ng mga gahaman yun, yung mga illegal loggers, naging bilyonaryo, ngayon nagpapakasasa sila sa kanilang yaman. Ah, sinong nahihirapan? Yung mga tao sa Marikina. Yung mga tao sa Marikina, ang tumatanggap noong tubig na galing sa Mount Ayaas, doon sa Sierra Madre, doon ang gagaling yan. Patak-patak lang ng ulan, dumadami, wala nang puno na pumipigil, pumupunta ngayon sa Marikina yan. Pupunta pa sa Laguna Lake yan, nagdadala yung lupa na mayaman doon sa kabundukan, inaanod niya yan. Kaya yung Laguna Lake, 14 meters ang average depth noon yan, ang lalim niya. Ngayon, 2.5 meters na lang. Sablinas, mga lumang damit. Eh kung ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ay ayosin mo yan, Sierra Madre, mahirap yun. Mas maganda kasi yung sardinas, lalo na yung matagal nang naka-impact doon sa aparador mo na may kinakalawang na ng kaunti. Pamigay mo na sa taga Marikina at saka sa Cagayan at saka sa Catanduanes yan. Pinipilit natin yung atin. Sinabihan tayo, ipahayag ninyo. Kumbinsihin ninyo yung mga tao. Give a witness so that they will confess with their mouth that Jesus is Lord. Pero yung buhay mo ngayon, ayusin mo rin kasi kung Jesus is Lord, hindi ikaw ang may-ari ng mga kakahuyan sa Sierra Madre. Ba't pinotol mo lahat? Pinahiram lang sa iyo itong daigdig para mabuhay ka at isipin mo rin yung mga lahi pang darating para mabuhay din sila sa pagkagahaman mo. Hindi lang sapat na pinutol mo yung mga puno doon, kinakwari mo pa yung mga bato dyan. Sisirain mo yung bundok. Bundok ng Cebu, sinira, ginawang dolomite, nilagay sa Manila Bay. Kasing itim na ng Manila Bay. Kasi maitim yung Manila Bay, nilagay mo yung puti. Pag yung alon, pupunta na ron sa ano, ganyan tayo. So manalangin tayo kay San Andres, Saint Andrew, na sana magiging tunay tayong disipulo. Original sin yun eh. Yung nagyayabang ka na, ang dami mong nobena para sa mga tao sa Africa dahil misyonaryo ka. Tapos yung to say, I'm sorry, hindi mo nagawa. So let us say, I'm sorry to Mother Earth, sabi ng Laudato Si. We apologize to her for all the environmental sins. Kailangan natin magkakaroon ng ecological conversion, sabi ni Pope Francis sa Laudato Si. Ecological conversion, ang ibig sabihin, magbabalik loob ka. Kilalanin mo ang utang na loob mo kay inang daigdig. Huwag mong salaulain. Ginagahasa mo yung ecosystem. Ayan ang tunay na proclamation of the gospel. Holistic. Hindi lang yung pagdadasal mo yung kaluluwa ng tao, eh yung katawan niya inaanod na ng baha. Yung bahay niya sinisira na ng super typhoons. Let us pray today through the intercession of Saint Andrew that we can really be real fishers of men, which is our duty. It is a mandate, it is a commission, it is a command. Go into the whole world, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Convince them to confess with their mouths that Jesus is Lord, so that they will believe in their hearts that God raised Jesus from the dead, and they will be saved.